nakuha sarap. At take note, ang mga tipolo mautak. Ayaw na ng sugar. Coco jam ang ginagamit na sa usawan. At ito, ang paborito natin pasalubong pag umakyat tayo ng antipolo kasama ang mangga. Nako, ang suman, siyempre, at kasoy, dito lang yan ang mga bibingka makikita dito sa antipolo. Ito yung pinaka-famous sa antipolo, yung suman, kasoy, kalamay. Especially yung kasoy, dati ito yung popular talaga, dito maraming puno ng kasoy. Kita niyo naman ang kasoy, merong plain, merong adobo. Hello mga kapuso, gusto niyo po bang matutong magluto ng suman? Dito sa amin sa Antipolo, pwede kayong pumunta. At ganito lamang ang paggagawa ng ibos na suman. Niluluto ang malangke, nilalagyan ng gata, pakukuluin hanggang sa maging ready na ito para ilagay sa suman. Ayan na. Ang tawag naman ng mga Tagalog dito ay suman sa ibos. Binabalot isa-isa at pagkatapos balutin ay tatali together as bundle. At ito na makikita dito sa lahat ng tindahan ng pasalubong sa Antipolo. Pero teka muna, sa Marison may iba silang treatment ng suman. Nilalagyan nila ng mangga sa ibabaw at ang sausawan, chocolate baterol ang kanila namang sausawan. Ang kasoy nilagyan ng treatment, ginawang parang smoothie, frappe at nilalagyan sa ibabaw ang kasoy. Ang ganda, diba? Iba't ibang variation. At sa Crescent Moon, eto na ang presentation na ng suman at mangga. Meron nilalagyan ng lati, meron sinasausaw sa sukal at pwedeng baterol at vanilla ice cream ang kanilang sausawan. Suman at kasoy at kung ano na mga bibingka, mahihilo kayo sa dami ng ipapasalubong nyo sa inyong mag-anak. Tignan nyo nga ito at mamili na kayo. Yan. Mga kapuso, maraming pong salamat sa isang oras na pinagsamahan nating lamierda dito sa Antipolo. Imagine niyo dito sa Antipolo, masasarap na pagkain, pasalubong, pasyalan, kultura at naturally ang pilgrimage lalo na sa Katedral ng Antipolo. Ano pang hahanapin nyo? Siksik na siksik dito lamang sa Antipolo. Hanggang sa muli, ito po si Mother Ricky. Kasama nyo po kada Sabado ng umaga. Nagpapaganda, nagpapasyal sa inyo sa magagandang lugar. Bye!